Magandang umaga mga kalakad. Andito tayo ngayon sa NAIA Terminal 4 at pupunta tayo sa isa sa mga sikat at tinadayong lugar dito sa Pilipinas, ang Siargao. So wala kaming na-book directly na Manila to Siargao na flight, kaya ang ginawa namin, nag-book kami ng Manila to Surigao. So gumamit pala kami ng super pass dito, and fortunately nakakuha naman kami ng pauwi na direkta na from Siargao to Manila. So all in all, yung round trip ticket namin from Manila to Surigao and Siargao to Manila, it only cost us 2,500 per person. So mura na siya since ang usual na fare papuntang Siargao is 4,000 or mas mahal pa, depende sa panahon. So ito yung itsura ng Terminal 4 as of 9:30 AM today. Walang tao, kaya dire-diretso lang kami sa departure. Okay, so pakita namin sa inyo later yung mga pupuntahan namin. Ayun, so nakaakyat na nga kami sa plane and nakita na rin namin yung aming mga respective seats. So maliit lang yung eroplano since I heard maliit lang din naman yung airport sa Surigao kung saan kami bababa papuntang Siargao. So this will take about 2.5 hours depende sa weather. Kung maganda, mas maaga, mas much better. So try namin ipakita later yung itsura ng Surigao Airport pagbaba. Prepare muna kami for takeoff and we'll see you later. Okay, so after 2 hours, we're here at Surigao Airport. So magla-lunch muna kami dito. Then afterwards, we're going to the port kung saan kami sasakay ng papuntang Siargao. So this is our plane. Surigao Airport while waiting for our baggage. So maliit lang siya. So yan lang siya. Hanap lang kami ng place to take our lunch and to see later. Okay, so we're going to the port. Going to Siargao from the airport. So, ang rental ng tricycle for 3 packs there is 250. So, diretso na yun. So, ito ang aming service for today's video. And dito ako sa front. Okay? Welcome to Siargao! Okay, so after 10 to 15 minutes, we arrive at Lipat Ferry Terminal dito sa Surigao. Ayan. So we're taking the Evaristo and Sons ferry ng 3 PM. Okay, so nag-book kami online for 500 for their business class. So diretso na kami since may ticket na kami. May ticket na ba tayo? Yes po. Hala, wala kang ticket ma. Meron din palang Montenegro dito. Yeah, so ito yung Lipata Ferry Terminal. Dito sa Surigao. Okay, so may terminal fee na 30 pesos. So pag senior daw free. So free si mother. Okay, bayad muna kami and see you later. We're inside Lipata Ferry Terminal. So may mga shops din dito and kainan. Magla-lunch muna kami since 3 PM pa ang aming ferry ride to Siargao. So ikot-ikot muna tayo. Ayan, may mga okay.
Okay. Ayan siya. So this is like 10 minutes from Surigao Airport. Kung hindi traffic. So ayan, may tignan. Kakain muna kami. And just to show you the view outside. So open pala siya. Ganda, fresh air. Kain muna kami. See you later again. Okay, while waiting sa aming ferry ride to Surigao, kain muna kami ng adobo ni Inyang. At itlog. May mga tindahan dito pero mostly mga noodles lang. Good thing nagbawon si mother. Very good talaga to. So, hintay lang namin ang aming ferry at kain muna kami. Later ulit. Kain. Gambay. Tipas ka man kong. Hindi, malay lang ha. Sunod na ta, sunod. Kaya parang malo kasi. Dito pa lang pagsak ng hain. So, Shan Ferry 2. Ang aming boat going to Surigao. Sabi ko sa'yo, Shan, ka nga bumapit. So, this cost 500 one way. Ang baba nito is at a port sa Surigao na. Okay? Target muna kami and we'll show you sa loob. Barbuta? Tulo. Dito, lapit. Ayan. So, aircon siya. Nice. Tando nga. 25. Okay. So, dito kami. Naka-fresto. Air-condition siya. Okay. So, dito na kami sa business class ng Evaristo Shan Ferry 2 going to Surigao. So, ito yung area nila na air-conditioned. Meron din sa baba. Try kong bumunta doon later just to show you. Pero comfortable lang kanilang upuan. And yeah. Balik ako sa inyo later. Ito yung sa baba. Yan. So may maliit na CR dito. Then other cabin dun sa kabila. Okay, kasama pala dun sa 500 na fee ng boat. Yes, itong merienda, may pa mineral water sila at saka special mamon. So, for the 500 ticket, may kasama ng merienda. Okay. Yan ang view from dito sa aking upuan. It's a fast grab, kaya ang bilis. So, tingin ko in an hour, nasa Surigao na kami. Okay, so after an hour and 15 minutes approximately, we finally arrived at Dapa Port. So dito tayo manggagaling papunta sa ating hostel sa General Luna, Surigao. So ito yung view ng kanilang port. So ito yung sinakyan namin and it's approximately like 15 to 20 minutes from the path to General Luna. So we opt to either take a tricycle or a mini cab dito.
So, yeah. Yung palabas ng port, kung nasan yung mga transportation available. Initially, the hotel we're gonna stay with initially offered us a transportation, kaya lang medyo pricey siya for 1.5. And I've heard parang mini cab dito nasa 50 per head lang. So we'll see kung ano yung available. Okay? Balik kami later. Okay, so tinignan namin tong initial offer ni Kuya Tricycle na 350. Since tatlo naman kami tsaka maraming gamit. So we're up to Foxtail Guest House sa General Luna Siargao. And tour ko kayo later pagdating doon. Meron na, may tricycle na. May tricycle na, Kuya. Tricycle. Hindi, meron na po. May kausap na kami. Ano na si Kuya? Hoy! Hi po! Hi po! Kuya Anderman! Hi po! Hello! Hi ma'am! Hi po! Hello ma'am! Okay. So, ito si Kuya ang service namin, kulay green, bright. Okay, so ito yung ilang views na daanan namin on the way from Dapa to General Luna. So, as you can see, ang ganda ng view. Ang daming halaman, ang daming coconut trees. And yung daan nila is cementado na. So, hindi siya maalog sa biyahe. Hindi nakakahilo. At napakaganda nung simoy ng hangin. Talagang amoy na amoy mong nasa probinsya ka na. Island life nga, oh. Okay, so this is like 15 to 20 minutes papuntang General Luna. And we'll show you the street of General Luna pagdating namin doon. Later ulit! Ito na yung tourism road, Kuya. Sige, diretso lang tayo. So ito yung tourism road. Maraming mga bagong establishment na ginagawa. Ito pala yung Patrick's. Park din, oh. 9 minutes away. Diretso lang daw, Kuya. Sabi sa Kuya. Ayo, beach club. So, a general tour of General Luna Street, Siargao. Diretso, may diretso dito, may ano. Ang daming tindahan. Siargao Waves, Ocean Land. Marami naman po palang ATM dito along General Luna. So you don't have to worry. Ito yung Corbada, oh. Try namin kumain yan later or some other day. Let's see kung okay siya. Medyo naambon. Okay lang, Kuya. La Mesa. Na
abutan kami ng ulan. Nilabas ko niya ang sombrero. Ang sombrero ni Mother. Baka mabasa ang gunbunan. Isla Cabana. Tayo, diba? Ito yung Bravo. Ito yung Bravo restaurant. Okay, yun daw ang ano dyan. Food. Wala na may quality. Baka dun lang, sa hindi pa downtown. Lagpas daw ba ng... Ayun pa yun? Ano po yung nilikuan niya na yun? Purok 5 daw, kuya. Daw chow. Ito po yung sabi. Ayan, daw chow. Tapos ito po, sa likod niya. Oh, aba, kung yung kapasukan tayo doon. Doon, papasok tayo doon. Okay, so lumagpas kami, balik lang po. Medyo malakas ang ulan, ha? Hopefully, bukas maganda ang weather. O, kabilang side naman, ang General Luna. Mamimili na lang kayo ng pwede niyong gimikan dito. Ayan pala may Foxtail. Nakita na namin ng aming hostel or guest house. Ayan na siya. Ito na kuya. Yes po. Foxtail. So we're here at Foxtail guest house. Okay. Baba muna kami. I'll see you later. Okay. General Luna at night. It's exactly 7:30. PM. So, ito yung ibang mga resto sa kabilang side ng aming hotel. Dao Chow. Chinese food. Merong nudes. Wok bar. So, ang daming kainan dito. Just a few walk away from our resto. I mean, hotel. Daming mga foreigners and daming mga motorbikes since yan yung pinakaming transport here. Maraming mga souvenir and dive shops where you can buy swimwear and other pasalubong or souvenirs. There also this La Carinderia. I think it's the same as Kurbada pero mas saucy siya. Sa other side of the road, nandoon yung spicy lechon belly. And mostly mga kainan siya kainuman na dito sa side na to. And there is this bulalon. So kung nagki-crave ka, a few steps away, merong bulaluhan na marami rin kumakain. Ayan. Ang specialty, unlimited rice and cold beer. Parang saktong-sakto yan. Okay. Ito isa pa sa mga kilalang mga hotel dito. Ayan. So medyo madilim na dun sa part na yon. I'll stop here today or tonight. Okay, balik muna ako sa hotel and we'll tour you tomorrow. Okay, good morning. Day 1 ng aming tour dito sa Siargao. Papunta kaming sa Houghton Cove. So, bale, sinundo kami ng aming tour na naka-multicab from Foxtail Guest House. Pabalik dito sa Dapa Port. Tosan kami sasakay ng boat. So, magsi-CR muna si Mother. And while magsi-CR siya, pasilip ko lang sa inyo yung public market dito sa Dapa Port. Kung saan may mga tindang, mga fresh na mga isda. So, dyan muna si Mother. And ito yung itsura ng public market dito. Ako dito.
Ayan. Ito yung public market nila. Meron doon sa kanina. Meron din dito. Tingnan lang natin yung mga wow, mga lobsters. Basta. 140 ang kilo. Wow, 2 na ba yan, kuya? Tuna is 140 ang kilo. So, mga fish. Daming fish. Swordfish. Ayan. So, maliit lang siya. Dalagang bukid. Balik ako lang si Father. Okay, so ready na kami sa aming Sohotun tour. Pari nakuha namin tong tour na to sa Facebook ng 2.5 per head. Kasama na yung Budel Fight. Later sa isa sa mga destination sa Sohotun. Yan, sakay na kami ng boat. And since tatlo daw yung makina ng boat, kailangan naming magsuot ng mga headset para hindi masyadong masakit sa tenga yung tunog ng boat o tunog ng makina. So this is a 2-hour to 2.5-hour boat ride, so medyo matagal. So I suggest magdala kayo ng tubig and mag-CR na kayo in advance. Since yung boat na nakuha namin is wala siyang CR. So ayan, andito tayo sa Lagoon Tiktikan. Ito muna yung first stop namin since wala pang available na tour guide sa Sohotun Cove. So they have slides and cliff diving. So ayan yung mga cliff dive na pwede mong talunin. May 10 meters and 20 meters. Okay, watch natin si ate na tumalon. So, hindi kami masyadong nag-swimming since may nakita si Mekong jellyfish and better be safe, mahirap na. So, dito lang kami mag-lunch ng budel sa tiktikan. Na yun na si ate, ayun. So, nice. So, medyo malalim siya. So, ito nga yung budel namin for today. Yan yung itsura. We are 20 packs for the joiner tour. Medyo marami pero sobrang dami rin ng pagkain. Hindi nga halos naubos. Okay, so Sohotun Cove briefing. Talon kayo na walang life vest. Pero huwag kayong matakot kahit timaron naman. Oy, huwag kayong matakot kasi nasa baba ako. Kasi yung life vest, posibleng na matanggal yung lock. Kapag nakapot yung life vest, posibleng masakal kayo sa life vest. Ting! Perfect! Good job! Parang sa labo ko eh? Apo. Haling! Yan, medyo, si medyo marunong yan. Ine! Hey! Galing! Nice!
Okay. Balik na tayo, kuya. Okay ka naman. Okay, day 2 ng aming tour sa Siargao. This is land tour. Bali sa same travel agency kami kumuha. Included dito yung Sugba Lagoon, Magpupungko Rock Pools, yung Coconut View, Maasin River, Coconut Road, and Pacifico Beach. Bali, 2,000 per head ang kuha namin dito, kasama na yung plated lunch for today. So, hantayin lang namin yung iba namin ka-join and we'll see you later. Hi guys! Sing Beach, Siargao! Pacifico Beach Resort. Nakasama sa tour namin is our fourth destination. Ganda. Woo! Okay, drop off to Sugba Lagoon. Our third destination for today's land tour. So, sasakay kami ng 30-minute boat papunta sa lagoon. How it looks. Okay, medyo maambon. Okay, Sugba Lagoon. Drop off. So, ito na siya. Ayun yung ano, talunan. Good morning, sir. Welcome to Sugba Lagoon. Wow, Siargao! Okay guys, fifth stop is Magpupungko Pool. So sa labas may mga tindihan ng tindahan ng mga souvenirs. And currently malakas daw yata yung current, so
We might just take pictures here. Hindi kayo makakalapit dun sa actual pool. So, pakita ko lang sa inyo yung view ng Magpupungko. Yung entrance. So, malakas na yung current. So, ito yung mga rock pool ando doon. So, lapitan lang natin ng konti. Parang ang sakit ng kangkang ko dito. Sisakang ko dun saan. Nabisyak lot. Angastig bag lang tayo. Oo, totoo. Parang professional na professional ang datingan mo doon. Mm-hmm. Sama ko yun sa video, ha? Okay lang ba? Ang yung outfit mo. Sabi ko na may shower. Wala ma'am, sira yung inisin ng helicopter natin. So high tide yata ngayon kaya hindi kita yung mga rock pools, pero ayun sila. Umuulan dun sa part na yun, no? Okay, so that's it for today. Sa Magpupungko, try kong mag-food trip dun sa labas just to show you kung ano yung mga pagkain dun. Later ulit! Okay, last stop ng ating land tour ay ang Maasin River. So, ayan, nandito tayo sa labas. May mga bilihan din ng mga souvenirs. Ayan, gusto natin itong itry. Mik, meron na dito? You wanna try? Anong tawag yan, te? Tuway. Ha? Tuway. Magkano isang ganito? Titikman lang namin, pwedeng piraso lang. Wala pong gin. Walang gin? Pero pag nakain mo, luto agad. Hindi pala akong barya, ha? Ikaw na muna. Kung... Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Litik-litik. Good afternoon, ma'am. Hindi na kuya. Good for picture po ako, ma'am. Kung pangit, ma'am, ayaw na lang. Maganda. Hindi yan. Hawak mo na ilong mo. Pag yung sa usual na ride, kuya, didiretso pa doon. Pas babalik din. Ah, okay. Lagoon po, maganda. Ah, may lagoon din pala dito. Maganda din mag-float. Tapos may mga crystal kayak din kayo, no? Good for picture po yan. So, ayan po ang ating vlog for Maasin River today. Our last destination for the land tour. Dito sa Siargao. So, come visit para makita nyo rin kung gaano kaganda ang Siargao. More than the video can justify. Sobrang okay dito. Yes, kuya. Okay, good morning, Siargao. Last day. Dito sa napakagandang isla ng Siargao and we're going to Cloud 9. Okay, good morning Cloud 9. So ito yung entrance. And ang kanilang mga fees. Mga fees nila. Magkano yan? So dito madalas ginaganap yung mga competition ng surfing dito sa Siargao. Ang lalaki ng waves. Maaga pa. So doon sa Pacifico Beach, they charge like 500 for the lesson. I think same lang din dito. Try natin i-focus yung mga...
Mas wala kayo alam dito, no? Gustong mag-try, pero masakit na ang katawan. Yan. So, this wrap or Siargao DIY adventure. And hope makabisit din kayo dito. Hope you enjoy the video and thank you for watching. Okay, sadly, tapos na ang aming bakasyon dito sa Siargao and we're saying goodbye today to this beautiful island. So, we take the resort offer na 300 for one-way transfer to the airport. So, van na yung sumundo sa amin. And it's a 45 minutes drive. So, ito kami waiting for the boarding. Ito yung itsura ng airport ng Siargao. Medyo maliit lang siya like sa Surigao. So, hopefully, nag-enjoy kayo sa video. And sana kayo rin ma-experience nyo itong island na ito. Bye, Siargao! We will definitely see you soon kasi ang ganda mo sobra. Hindi pala overstatement yung mga kwento ng mga pumupunta dito hindi na bumabalik. It's really a nice place.